Hello guys, good afternoon, good day. This is Marian Jason. Welcome to my channel In Depth. At andito tayo ngayon para silipin ang Wrath of the Dragon or tinatawagan nilang Suuni. Okay, so Suuni ba to? I don't know kung paano yung basahin. Pero isa po itong request ni Daddy Finger. Ang sabi niya, i-check ko nga daw itong Suuni. Tapos na-curious na lang din ako dahil 3D nga yung gameplay. Tapos mayroon na po siyang beta test na. Kaso hindi po tayo nakasama sa beta testing nila dahil recently lang po ito na bring out nga sa atin. Okay? Tapos yung token po nila is pwede na po natin mabili sa PancakeSwap at dito sa Bybit. Tapos available na po sa Central Exchange nga po na MEXC Global, okay? Tapos kung sisilipin po natin sa CoinMarketCap, ayan po, ang current price niya po is 0.003287 dahil ang idle price niya po is 0.0014. Okay, so medyo tumaas po ng times 2 yung current price ng ating token. Tapos yun nga, dito po tayo sa website nila, makikita po natin na ganito nga po yung NFT natin. So, pwede natin mabili yung kanilang NFT dito sa Binance NFT at Tofu NFT. So kahit pa paano po, parang good naman po siya dahil makikita po natin, partner na kaagad yung Binance. Tapos meron po silang 5 character classes nga. May Paladin, Priest, Mage, Warrior, at Shooter. Okay, so ganito siya laruin guys. So kung mapapansin nyo, 6 versus 6 pala siya. Tapos makikita natin dito na ang kalaban din natin is 6 plus turn base. At may mga skill silang ginagamit at hindi lang yung mga normal attack na nakikita natin, di ba? So parang Nenekoi din in a way. Tapos yun nga, meron na po silang game na actually pwede po natin ma-download nga sana dito. Kaso hindi po natin siya ma-download dahil hindi po tayo nakasali sa kanilang alpha at sa kanilang beta. Tapos yun nga, ito naman po yung ating mga character. Tapos may mga element din tayo, ayan. Wala lang parang rock or earth dito dahil fire, water, wind, light and dark. Ayan siya. Tapos yung rarity naman natin, pinakamataas is yung artifact, which is yung high level na talaga. Tapos ito naman yung level natin hanggang 100. Tapos yung star naman daw hanggang up to 10 stars daw yung ating character. At to increase the stars, the characters need fragments and other materials. So kung may mga in-game materials tayong kailangan siguro dito. Tapos yung mga status naman natin yan. Tapos meron tayong mga skill iba't iba. Tapos meron din tayong mga equipment. Ato nga, meron tayong PBE, PBP at trade. Okay. Tapos instant trade, meron tayong in-game marketplace nga. At yung meron tayong auction. Auction ata to. Hayan malito spelling mall at auction. Okay. Tapos upcoming features is ito. So hindi natin yan i-discuss. Tapos silipin din po natin yung kanilang tokenomics dahil meron po silang dalawang token. Yung ating Sun token, mau-obtain natin siya by playing PvP, World Boss, and Champions League. While pwede naman natin siya ma-spend by composite NFT, upgrade NFTs quality, marketplace pag-trade, stake, rent, auction with NFTs in marketplace. Tapos yung SRC, ito na po ata yung in-game currency naman natin. Pero ang conversion niya is 1:100 ng BUSD and vice versa. Tapos ginagamit yun pang open lang ng treasure box. At yun nga, trade some special items in marketplace. Tapos kung mapapansin din po natin, meron po siyang free to play. Ayan, start with a free character. Tapos makaka-earn ka ng fragment and so on and so forth. Okay, so madali naman po siya mabasa dito. Pero syempre po, pag free character ka, expect mo na din na hindi ganun kalaki yung earnings mo. Dahil kailangan ka po talaga mag-upgrade po siguro dito. At ito naman po yung ating mga partners din dito. Dito po sa mga partners nila, kilala naman po ito sila. Ayan. Tapos partner din nila yung game starter. Oh. Tapos aside doon, partner din po nila yung Binance NFT and Tofu NFT. Diba? So kahit papano po, okay naman po siya. At naka-Certic Audit sila guys. Ayan. So dito po sa ating Certic Audit, mapapansin po natin meron po silang findings na 4. Tapos ang dalawa pong major findings dyan is about lang naman sa decentralization. Tapos doon naman sa kanilang, ano ba to, tokenomics ata. Ayan, wait lang ha. To initial token distribution, tapos yung centralization. So yan lang naman yung major risk dyan. Pero acknowledge naman po siya ng team nila. Okay? Tapos ito naman po yung ating pitch deck. At silipin lang po natin na mabilisan. Meron tayong raid and loot. Ayan, kailangan nyo lang mabit yung monster. Tapos magdadrop yun ng mga NFT. Ayan o. Rare NFT will be dropped after the world monsters die. And all participants can bid this NFT on-chain in our open market. Okay, so hindi yung parang madadrop siya specific sa isang tao lang. I think parang magdadrop siya tapos pwede natin magbid. Okay? So yun lang. Medyo kailangan ka talaga mag-spend dito or mag-consume talaga ng inyong Sun token para makuha yung mga NFT na nadadrop. Tapos yun nga, ito naman yung governance token natin. Mag-gain nga natin siya sa PBP,
World Boss, Champions League, and Island Occupy. So ito, hindi ko pa alam kung paano itong Island Occupy. Tapos pwede din po tayo makakuha ng Sun Token para sa ating internal marketplace, dahil pwede po tayo magbenta ng character, ng equipment, tapos costume. So kahit papaano po, mag-circulate po talaga yung ating token dito dahil meron tayong marketplace, okay? Tapos makukonsume naman siya in-game by composite NFT, promote NFT's quality. So itong promote NFT's quality, ito po ata yung pagpa-level up ng ating NFT. Tapos consume in marketplace by NFT character, parang vice versa lang dito sa baba. Okay, tapos yung project introduction, ito yung mga profession nila, Knight, Priest, Image, Warrior, Shooter, collection, na-discuss ko na, ito nga yung mga equipment nila, itong mga costume naman, I mean, para talaga siyang mga skin din, di ba? Skin sa Mobile Legend din. Tapos sa PBE, yan, makakagain tayo ng game items lang sa PBE, pero dito po sa PBP, pwede po tayo makakuha ng NFT Unsan token, okay? Tokenomics po nila, ito. Tapos yun nga, ito yung ating 10% unlock on TGE. Tapos 2 months cliff yun, then 3.75 on a monthly basis. So kahit pa paano po, hindi po bumagsak kaagad yung token nila dahil nga naka 10% lang yung maa-unlock sa TGE, di ba? Sobrang liit lang talaga, guys. Tapos andito naman po yung ating NFT marketplace sa Binance Smart Chain. Ayan. So makikita nyo po, meron po tayong $11 lang, $16, merong mga malalakas naman, 298, yan, 78, ayan, and so on and so forth, okay? So, check nyo na lang guys yung Binance.com at hanapin nyo lang po yung Suni para ma-check nyo po yung mga NFT po nilang naka-sale. Tapos, dito din po sa Tofu NFT, ito naman po, more on BNB kasi yung ginagamit naman dito, okay? So, kayo po lang po, bahala kung gusto nyo po mag-invest nga dito sa game na to. Dito lang po sa Twitter, mapapansin po natin, meron po silang 100.6k followers. Sobrang dami po talaga guys, di ba? I mean, may support po talaga siyang nakuha sa community. Tapos, dito naman po sa kanilang token naman po tayo, makikita po natin na sa kanilang holders is bago pa lang po kasi ito, and I think kanila po nagkaroon ng public sale at na-list sila sa Bybit nga at PancakeSwap. So, kaya hindi pa po masyado nakalock yung ibang token dito, pero 87% po is nakalock pa. Token lock lang po ata, ayan. While yung kanilang LP naman po is hindi pa nga nakalock. Ayan, makikita po natin yun. At nag-buy na nga ako kanina, guys. Tapos, aside doon, kung mapapansin po natin yung kanilang LP, 99.16 po is hindi pa nakalock. Well, bago pa lang po talaga, at kung mag-i-invest man po kayo dito is i-double check nyo na lang po ito kung nakalock na, okay? Pero for now po, hindi po siya nakalock. And punta naman po tayo dito sa kanilang BS Check EU. Sa BS Check EU guys, parang hindi pa po talaga siya nababasa ng maayos siguro dahil bago pa nga lang. Pero tingnan na lang po natin yung kanilang quick audit naman na result. Sa quick audit, unrenounced lang po siya pero may nakikita po tayo yung min function. Pero hindi po yung nabanggit doon sa kanilang audit. So, i-ignore na lang po muna natin itong kanilang min function dito. Okay? Tapos sa token sniffer naman guys, wala din po nakitang kakaiba po dito. And I think ang sinasabi lang dito na i-watch out is yung kanilang LP nga na hindi nakalock pa. Okay? So, yan lang po talaga yung pinapa-watch out ng token sniffer. At naghanap din po pala ako guys ng mga EMA nila. At nakita ko nga na meron po silang EMA dito. Ayan. Play lang po natin yan. Ayan po si Matthew Nguyen. Okay? So, may mga Nguyen po pala tayo dito sa NFT project na to. And hindi lang po isa, tatlo ata yung nakita ko kanina. Tapos, ito naman po yung isa din namang EMA naman po na si Mr. Petra nag-host. At yung nga, live stream po ata niya itong ginawa. February 27. At makikita po natin yung kanyang mukha talaga dito. Okay, so kahit pa paano po, docs naman po yung team nila. And nasali nga po sila sa Lance Zone, which is may sariling KYC at sa Binance NFT 10. So dito naman po tayo sa kanilang team naman po. Ayan, meron po tayong Matthew Nguyen nga. Wala lang pong link nakalagay po dito, kaya invest only in what you can afford to lose. And kung ayaw nyo po ng Nguyen is mag-pass na lang po kayo dito sa project na to muna. Okay, and dito din po si Ben Nguyen. Ayan, dalawa. At andito din po si Can Nguyen. So medyo madami po talaga yung mga Nguyen sa Vietnam. Kaya hindi ko din po masisi. Pero nga, may suggestion na lang po if medyo wala na po kayo talagang trust sa mga Nguyen, ipass nyo na lang po kagad. Diba? I mean, para din sa safety na lang din natin at parang peace of mind ng mga ng investment nyo. Okay? At I think yun na lang guys siguro sa project na to. At hindi ko lang talaga makita yung actual gameplay dahil hindi naman po tayo nakakalaro sa beta test.
Pero ganyan na po siguro yung itsura niya. And hindi ko lang ma-check kung magkano yung earnings natin dito dahil beta test pa nga lang at di nga tayo nakasali. Okay, so manood na lang po kayo kay Sir Soral or maghanap po kayo ng mga alpha test video kung magkano talaga yung ma-earn nila dito sa NFT game na to. Okay, so yun lang guys. Sana may na-share nga po ako sa inyo. Palike na lang po yung subscribe. Salamat, bye-bye!